Magandang araw sa inyong lahat. I hope na lahat kayo safe, no? And medyo malakas tong hangin at ulan na idinulot sa atin ng bagyo. Actually, hindi ko alam po anong bagyo ang ano pangalan ng bagyo kasi bago ako umakyat dito sa konting maliit kong bakasyonan, eh ang alam ko parang Friday, no? Friday ang landfall. So I did not know na Saturday pala. Kaya ayun, nagulat din ako. Ito ang dinatnan ko pagdating ng gabi, malakas na hangin ha, at ulan. So yun na nga, as a result, ito ang isa sa mga impact dito, tinamaan, ha? Yan, puro dahon. Ito nga, yung yan, puno, bali. Oh, nagkalat yung mga dahon dito sa lugar na to. Ayan. So okay, so maliban dito marami pang areas na tinamaan nito. I hope lahat kayo safe. So ang ako, ang gusto nating i-discuss. Sa ganitong may kalamidad ba ang empleyado required na pumasok, no? Yung mga empleyado, kung ganito may kalamidad, pwede ba silang tumanggi na pumasok? No? Yan ang pag-uusapan natin. So yun, ang devastation na dulot ng bagyo nitong Saturday, nag-cause nga ng power outage dito sa lugar namin, ano. And I think sa ibang lugar din, especially dito sa Cavite, Laguna area, kasi doon ko nga lang nabasa na malakas pala ang bagyo, at ang sentro nga dito yung Cavite area, Laguna. So hindi ko masyadong alaming specific details ng bagyo kasi hindi ko nga talaga na naalala. So or hindi ko nabigyan ng patang attention kasi by that time na in transit na ako, nagbabiyahe na, ano. Kaya nung humagupit na, doon ko lang na-realize na ang sentro pala Cavite, and signal number 3 na nung nakareceive na ako ng, alam mo naman, yung pambansang texter, si NDRRMC, sa mga ganitong pagkakataon, eh malalaman mo kung anong nangyayari, no? Iti-text ka ni NDRRMC. At any rate, ang tanong lang dito, sa mga ganitong pagkakataon ba, kapag ang empleyado tumanggi na pumasok sa trabaho, pwede ba siyang isanction ng kumpanya? Ibig sabihin, pwede ba siyang i-penalize? Ano ba yung kadalasang penalty kapag ang empleyado ay hindi pumasok despite the fact na nire-require siya ng kanyang employer? Ang sanction dyan, pwedeng suspension, or in extreme cases, pag marami ng kaso ang empleyado na similarly situated siya,
dismissal, no? Kasi pwedeng insubordination yan eh, or willful disobedience. No? Alam naman natin sa ilalim ng Article 297 ng Labor Code Paragraph A, yung serious misconduct or willful disobedience. No? Diyan nakalagay ang violation na yan, yung ground na yan. Kaya pwedeng yan ang magiging basis for employers to impose disciplinary action against employees who refuse to render work kapag required sila ng company. So ganito, may inclement weather tayo, may weather disturbance tayo, hindi naman yan sila required kapag mayroong imminent danger. Yan ang ating direct to the point na answer dito. Now, going back, yung imminent danger situation na yan, actually hindi na bago yan eh. Sa RA 11058, as I recall, may nakalagay din dyan, refusal to work, right to refuse to work. May ganun siya, no? Sa na provision na kung saan ang empleyado, ayon sa batas, pwedeng tumangging pumasok sa trabaho kung in danger ang kanyang health or ang kanyang safety, no? At saka in danger, hindi lang danger na palang parang posibleng mangyari, kundi dapat imminent, yung talagang about to happen, no? Ganito rin sa mga ganitong sa mga pagkakataong meron tayong weather disturbances, ito na issue yata to ang labor advisory number 17 series of 2022, na kung saan sinabi ng Department of Labor na ang empleyado may refuse to come to work, no? If there is imminent danger sa kanya, kasi nga pwede siya ma-sanction. Pero in this case, dahil may regulation si DOLE nakalagay doon, wala siyang administrative sanction kapag nag-refuse to work siya in this particular situation, no? Kaya ito coupled with the RA 11058, I'm not sure with the exact ano ng batas kasi brown out nga dito sa amin, hindi natin ma-double check, so may ano, may merong sanction, merong right to refuse to work si employee sa mga ganyang pagkakataon dahil sa may nakita siyang imminent danger sa kanyang sarili, no? O yan ang ating sinishare lang sa mga ganitong pagkakataon, which is really relevant, no? And ang panawagan din natin sa mga employer is also to be understanding, no? So far in my experience naman, marami mga employers dyan na medyo nakakaintindi, no? Pag alam nilang urgent ang nangyayari sa sitwasyon, need ng empleyado na hindi pumasok, naintindihan naman nila yan. Sometimes they announce agad, no? And then ang iba naman inaalaw na mag-file na lang ng leave sa kanilang absence. So I hope itong senior natin would be beneficial to all of you, and you learned something from it, and of course this will help us maintain industrial peace sa ating workplace. And of course guys, I wish you your safety at all times, no? And and I hope, no, yung mga employers natin will be more considerate also sa nagiging sitwasyon natin sa ngayon. So with that, thank you very much and God bless.